morning po sa inyo lahat. Magandang umaga. Pinagpala tayo ng Panginoon. Iba pa rin yung yung live na pagsamba. Pagka live ang pagsamba natin, alive, no? Alive talaga. Kaya ito yung request ng ating mga na magkaroon tayo ng live band. Iba pa rin yung nasa bahay tayo, nanonood. Iba pa rin yung nandito. No, dama mo yung presence ng Panginoon eh. At yun ang kinauuwawan natin eh. Yung tayo po ay makapagbigay ng papuri sa ating Panginoong Kristo. Kanina eh, sabi nga ni Shernan, na tatanong siya sa Panginoon kung ano yung lagay natin. Ano? Ako naniniwala, walang bagay na ipinaintulot. Walang bagay na nangyari na hindi pinaintulot ng Diyos. So, pinaintulot ito ng Panginoon na maganap ito, mangyari ito. Pero meron siyang purpose, meron siyang layunin. At yun ang ating dapat hanapin, alamin. Balang araw, pagkalipas ng mga ilang taon, sasabihin natin, nung araw kami, no, kahit nakamas, nananambahan kami sa Panginoon. So, all things work together nung nagkaroon ng kudeta sa 1986. Ngayon, kwento na lang yun. Ano? At ang iba sa inyo, hindi na alam yun. Maring itong panahon na ito, pagkalipas ng ilang taon, kung lolobin pa lang dyan sa tatagal pa tayo ng 15 or 20 years, kwento na lang ito para kinaklaid. No, para sa mga anak ninyo. Yan, mga anak nila Brother Ian, ha? Mga anak-anak. So, ito ay isang kwento na lang. So, ngayon meron ini-implement ng government instead na shaking of hands, ganun na lang ang ating pagbati, ano. Batas na ito. Kaya maraming pagbabago, no? Ganun ang ating pagbati para to avoid contact, ano. Ganun na lang. Then sabi niya, just yung bang paggalang, ano? Sa Hapon, sa Koreano, ganyan eh. Pag may abot ka, gaganyan mo yung kamay mo. Pag gano'n lang sila. Tayo daw, tayo, ganito, pag ganito tayo, ha? Kaya pag nakaka-encounter kayo ng gano'n, eh, yun yung bago nating sistema. Kasi, hindi natin maiwasang bumati eh. So, kamisa, natetempa rin tayong ganyan, no? May pag gano'n. Pero yun ay naging batas na ni Fernando ng Marikina. Isa siyang congressman na naipasa yung batas na yon. Kaya, pagka meron kayo na meet na ganyan, that's a law, no? Batas na natin po yan. So, salamat sa Panginoon. So, ngayon, tuturuan ko kayo how to listen to the voice. My topic, knowing the voice. No? Knowing the voice. There are different kinds of approach of God how to speak to His people. Iba't ibang kaparaanan para magsalita ang Panginoon sa atin, no? At ito ay dapat maintindihan natin, knowing the voice of the Spirit. Sabi ko nga, minsan nagsasalita ang Panginoon, when you read the Bible, God is talking to you. No, hindi tiyamba, no? And then there are times na may mababasa kang ganyan, na ito ay para talaga sa iyo. Mapapaiyak ka na lang eh. Or else, mapapapanalangin ka na lang na huwag mangyari sa iyo ito. No, nangyari din sa akin ito, nung at the young age, sabi ko, Lord, nagrema sa akin, no, yung salita na yun, pero tinandaan ko na yun. Another thing, yung circumstances, mga bagay na pangyayari, nangungusap din ng Panginoon sa mga bagay na pangyayari. So, pangatlo, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan naman ng mga brethren. Biglang may lalapit sa iyo, mayroon siyang sasabihin, pero sa kanya parang wala lang, pero ang Diyos nagsasalita sa iyo through them, or through him, or through her. So, ingat doon. Dapat marunong tayo how to listen, how to distinguish the voice of the Spirit. No, maraming beses. Na, sometimes through dreams. Kaya si Pastor Riley, maraming dreams siya. Ito, may mga dreams na naman siya. Kami, nag-sharing time tungkol sa mga panaginip. At nagaganap yung mga dreams niya, no? At meron niyang dream na nung hindi pa kami kasal, sabi niya sa akin, Ness, sabi niya, nanaginip ako, may dinidiligan ako ng halaman, ganun ako ng ganun, hindi naman makuha yung tubig. Isip siya na isip kung paano yun. No? Magdidilig siya ng halaman, hindi niya makuha yung tubig. Sabi ko, you need to obey the word of God. Merong pinagagawa ang Diyos, hindi mo magagawa hanggat hindi ka nag-obey sa Kanya. So, nung tinanggap niya na ako yung maglilingkod sa Panginoon during that time, so, unti-unting na-develop. Kaya yung unang dream niya na pagpasok namin sa ministry, isang malaking puno, punong-puno ng ahas. At itong, marami, no? Puno nga ng ahas. Pero ang napansin niya, dun sa ahas, walang buhay kahit isa. See, it means there are different kind of trial.
na darating sa ministry. Pero as long as we hold the promise of God, walang obstacle. No? Lahat yan ang mga pagtatagumpayan. So, tuloy-tuloy yun. Diba mga misa, nagpipilis ako, may pastor din sa likod ko, naganap yan din doon noong araw. Saka yung mayroon siyang nakita niya na yung dalampasigan, ang daming isda, no? Maraming isda. Nag-umpisa pa lang kami sa ministry na. At may mga malalaking isda, at sa roon, nakatungtong siya doon sa isang malaking isda. Ang dami, ito lang mga nakaraala, no? At marami siya. Now, sometimes, the Lord is talking to us, ito yung pinakamaganda, no? The voice of the Spirit. Yan, maganda. Kaya pagka may mga nangyayari, katulad ng ginawa nga ni Shernan, doon sa kanyang patotoo, talk to God, ask God why. No? Tanungin mo ang Diyos kung bakit. Kasi mahalaga yung nagtatanong ka rin sa Panginoon. Bakit nangyari sa iyo ito? Bakit ka pinagpala? Lahat yan may mga layunin. Hindi mapupunta ang isang bagay sa iyo na hindi pinahintulot ng Diyos sa iyo. So may layunin siya. So sa umaga na ito, gusto kong dalhin kayo sa pag-aaral how to listen to the voice, how to distinguish the voice of the Spirit. Now open your Bible, meron naman tayo dyan sa ano. From the book of Hebrews 3:7, alam mo to read from NIV version sa Tagalog. Kaya nga, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig niyo ang kanyang tinig, verse 7, Hebrews 3, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. You need to obey it. No? Isang beses lang, gawin mo na. Kasi pag hindi mo ginawa, eh, may mangyayari, no? Yung heart natin talagang magiging titigas, it will become hardened. And then, gaya ng mga pamumungkahi, gaya ng mga araw ng pagtukso sa ilang, there will be a provocation. Yung tatag na provoke, no? Yan ang sabi ng Bible. Na doon ako'y tinukso sa inyo ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Dahil dito, nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakikilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. So, this is a warning for us, no? The present word which will originally a warning to Israel not to provoke God. Na ito po ay isang warning sa kanila. Lest they be excluded from the rest of God's promise to them. The same warning ang ibinibigay sa ating mga Kristiyano. No, the same warning. Kasi nga yung ating iniintay, yung ating final hope, the coming of Christ, nagbigay ng idea ang Bible, kalahati lang talaga ang nakahanda at kalahati ang hindi nakahanda. So the same warning, baka maging excluded tayo for this coming our hoping rapture na sinasabi sa Bible. So let us learn how to listen to the voice of the Spirit. Pakinggan natin maigi. Marami na akong itinuro sa inyo na gusto kong i-review ito, kunin ko yung pinaka, ano, tulad nung maniwala at magtiwala. Ha? Maniwala at magtiwala. Your life must be a colorful, not just only a black and white. Diba? Jesus is more than anything else. Now, let us listen to the voice. Kasi may mga nakarinig ng tinig ng Panginoon, talagang nag-a-arise yan. Nag-shine yan. But, nakalimutan nila, merong panahon din na sila ay magkakaroon ng experience about the life that we call the sunset. Now, let's take a look the book of Judges 13 in the life of Samson. Ito, si Samson. No? At alam natin ang istorya, walang razor na nagdaan sa kanyang buhok. At siya ay tinawag na Nazarite. No? At ito yung kanyang inalagaan. Kaya lang, no, meron pagkakataon na nilaro niya, hindi siya naging seryoso sa pananampalataya. Now, one by one. Verse 24.
Judges 13:24. Now, ang ating pinag-uusapan ngayon, let us learn how to listen to the voice of the Spirit. No? Knowing the voice of the third person. Alamin natin, no? Kailangan marinig natin yon. Kailangan maging sensitibo tayo. Kasi ito yung sinasabi na sa Bible na oil. No? Langis na siyang nagbibigay sa atin ng apoy to pray, to worship, to help, to read, no? And to follow God's footstep. At yan din ang sinasabi doon sa Deuteronomy 28. Okay? Now, at nanganak ang babae ng isang lalaki na tinatawag lang kanyang pangalan ay Samson. At ang bata'y lumaki, pinagpala ng Panginoon at pinasimulang, ayan na, pinasimulang kinilos ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanedan sa pagitan ng Zora at Estahol. Now, itong si Samson, malakas siya. Now, at ito yung tinatawag natin the sunrise of his life. Na because of the Spirit of God, no, nandoon sa kanyang buhay, lumakas talaga siya. The best ang magagawa niya. Yung mga lubid na itinatali sa kanya, napapatid. Pumapatay siya ng maraming Palestino sa pamamagitan lang ng panga ng baka. Wala makaawad sa kanya, not because of him, but because of the Holy Spirit na nasa kanya. Pero nai-preserve niya yung kanyang sarili, no, bilang isang Nazarite, bilang isang holy, no, nai-preserve niya, kaya yung galaw ng Espiritu Santo walang makalaban sa kanya. At dito pinapakita ng Panginoon, if God is with you, no one can against you. Kailangan lang i-preserve, kaya tuwan-tuwa si Samson. Kaya lang hindi niya naiintindihan na meron siyang dapat ingatan sa kanyang buhay. Ganun katulad sa atin. No, ingatan natin katawan, kaluluwa at spirito hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Now, let's take a look at the kwento again. Verse 14, chapter 15. Nang siya dumating na sa Lehi, ang mga Palestina naghihiyawan samantalang sinalubong nila siya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumasa kanya at ang lubid na nasa kanyang mga bisig ay naging parang lino na supok sa apoy at kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay. Now, this is the story. Now, this is the sunshine of his life. So, patuloy, ang asawa niya, si Delilah, isang Palestina, nakikipag-kunayib sa kanyang mga kababayan. Gusto ng kababayan nila, iganti yung mga napapatay ni Samson, sinunog na bukid, gusto iganti. Kaya, no-opera nila si Delilah. At itong si Delilah, dahil mahal na mahal ni Samson, eh, nililigawan niya, saan ba nanggagaling ang lakas mo? Kung tatalian niyo ako ng 7 beses, yan, wala rin. Kung tatalian niyo ako ng ganito, ng yanto, wala din. Kasi napapagod niya eh. So, ang nakakalimutan ni Samson, yung kanyang commitment sa Panginoon, nakikipag-compromise na siya. Nilalaro na niya yung pananampalataya. At umaasa na lamang siya sa lakas without prayer. Ayan ang nakakatakot. Pag umasa ka sa gift, gift is a gift. No? Ang gift, naririyan yan. Hindi yan mawawala. Pero pag hindi ka na umasa sa Diyos at sa gift ka umasa, dun ka madadali. So wala na siyang prayer. Nakipaglaro na siya kay Delilah hanggang sa paulit-ulit. No? Hanggang sa sabi ni Delilah, hindi mo talaga ako mahal. Sabihin mo sa akin, saan nanggagaling ang lakas mo? Doon ipinagtapat ni Samson, no, ang kanyang buhay bilang isang Nazarite. Sabi niya, ano, pinagtapat niya. Now, listen to this. Sa ating buhay bilang isang Kristiyano, tayo ay pumapailang lang. That's we call the sunshine of our life. But be very careful. May mga precaution tayong dapat maintindihan sa buhay natin. John 14:12 next. Verily, verily, I say unto you that he that believeth on me, the works that I do shall be he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Sabi niya, the works that I do shall he do also, and greater works. Yan, that's the sunshine of our lives. So, may mga bagay, miski ako, kami ni Pastora Eli, no? Sa kahit 32 years, sabi natin pumapailang lang, no? Prayer namin hanggang rapture, magampanan namin yung task na ibinigay sa amin ng Panginoon kasama ng ating mga leaders. Kasama na kayo doon sa task na yon na ibinigay ng Panginoon sa amin mag-asawa. Kasama lahat kayo doon. Primary, church leader,
No, 144. Kasama po tayo lahat, magkakasama. Kaya kailangan unawain natin yung tinig ng Panginoon. No, alamin natin kung ano yung tinig ng Panginoon. Now, the Bible said, we need to love God and to love people. Oh, listen to that, ha? So, mamahalin natin. But in order to love God and love people, we need the guidance of the Holy Spirit. Hindi mo talaga maiibig ang Diyos with all your heart without the aid of the Holy Spirit. Mahirap talaga. Kasi pag ikaw yan, hindi mo kaya yan. Kaya nga anong advice niya? Ephesians 5:18. Next, but be filled with the Spirit. Now, we need ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Yan yung sinasabi ng Matthew 25. Now, listen to the voice. Ito isang voice ito, ha? Through the Bible, be filled. That's the voice of God. Mga puspus kayong lagi. Yan. So, boses na yan and you need to obey it. Kailangan natin na obedient heart or else we become like an Israel. They were excluded from the rest of God's promise to them. Nahiwalay sila 40 years. Kahit na ipinakita na ng Diyos, no, kaya nga at the end of their lives, ipinako si Kristo sa krus. But wala pa rin nangyari, even up to now. Hindi pa rin sila nakasunod sa Panginoon. Now, let's take a look at the precaution. Turn off the old life. No? We need to turn off the old life because new wine is not much for the old life. This is the old vessel. Hindi yan bagay sa Espiritu Santo. Then you need to turn on the new life. Ito, match po ito para sa new wine. Di ba? Meron tayo ngayon. There's a new wine that will drinking. Jesus said, if anyone thirsty, come to me and drink. The new wine there is the Holy Spirit. Kaya there a time, kailangan mong magpumunta dun sa tinatawag mong sacred place, prayer room, sa altar mo, lulut ka at sasabihin mo, Lord, I want to drink. I come to you and I need you. So you need to obey that. Kailangan mo kasi kailangan mo mapuspos eh. Hindi pwedeng binasa mo lang yan at hindi mo gagawin. Kasi hindi mo maiibig ang Panginoon with all your heart, mind, soul, and strength and to love people without the aid of the Holy Spirit. Kasi yun talaga yun. Ganun talaga yun. Now let's read Ephesians 4 next. Verse 22. They ye put off concerning the former conversation, the old man. The word conversation, the old manner of life, your old system in life. Put off, which is corrupt according to the deceitful lust. So, it is you who put off, like Moses, put off your sandals because this is the holy ground. Put off all kinds of sin in your life because my time has not yet come for you. And renewed in the spirit of your mind. So, trabaho mo yon, hindi yung trabaho ng Diyos. Ikaw mismo ang gagawa nun. And be renewed. Magbago kayo ng espiritu ng inyong pag-iisip. Parang, ito hindi ito para sa akin. Mula ngayon, hindi ito. And that ye put on, may gagawin ka. After you remove everything, that obstacle in your life, you need to put on the new man. Isuot mo ang bagong pagkatao. Because if anyone be Christ, a new creature, which after God is created in righteousness and true holiness to make us shine like a sun. So may gagawin ka. Kasi, halimbawa, na-born again ka. Yung alam niyo, pinakamasarap sa born again at the age of 1 year old, 2 years old, 3 years old. Ang sarap ng buhay ng isang bagong born again. You are hunger and thirsty in the presence of God. You are willing to learn. Pati nga yung tinuturo ng kulto, nakakain natin eh. No? Kasi hunger ka lahat, kinakain mo eh. Di ba ganyan ang bata? Ewan ko kung yung bata, pag ano man mahawakan, subo. Ha? Pag hawakan ng sinturon mo, subo. Yung dulo yung sinturon, nasusubo eh. Yung susi nung ano eh. Misa nasusubo eh. Kasi pag yakap po siya ganyan, maglalaro siya. Mahawakan niya yung ano, subo. Mahuli niya ipis, subo. Lahat yung subo. Para ding isang Kristiyano, pagka nakabasa, nakapanood, kain ng kain. Normal yan. Kaya kailangan nyo ng isang cell leader, kaya kayo cell member,
kailangan mo ng pastor kung ikaw isa leader, church leader. Tatanungin mo, ano ito? No, katulad yung senior ni sa akin ni isang kapatiran natin. Dati siyang pastor. Sabi niya, pagkatapos, pumasok siya sa RC. Tapos ang pinapangalan niya ngayon si Mary. Pinapangalan niya si Mary. So, tingin mo tama. So, you need somebody. No, para ano, para maituro siya. Sabi ko, the Bible said, kasi ang trabaho ng Bible is to measure your faith, your belief. Now, this is the word of the Lord. Tingnan niya kung paano i-refute. Ano? We need to put off everything. Kasi magiging hadlang yun sa paglagoy. This is the word. 1 Timothy 2:5-6. There is only one mediator between God and man, tayo. God and we, the mankind, Christ Jesus. There is only one mediator. Pag nilagyan mo yan ng iba, mali na yon. Sabi ko, how come na pastor daw siya? Ngayon, bumalik siya at yun ay itinuturo. Paano makakaintindi si Maria? Hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-English. Hindi naman siya buhay pa ngayon. Hindi siya omnipresence, omnipotence, omniscient. Diyos lang ganun. Hindi siya Diyos. Paano siya maririnig nung mga ngaral na yun? Na ini-encourage niyang tao na mag-break kay Mary. So now, being as a Christian, ako nangyari din sa akin yan, di ba? Sabi sa inyo, no? Kaya you need your pastor, you need your cell leader, you need church leader. No, pagkabasa kayo ng basa, tanongin nyo, ano ba itong binabasa ko nito? Nag-blast ako nung nakabasa ko. Title pa lamang, itong kulay ko na to, nambuti ako eh. Ibig sabihin, nalason ako. Basa pa lang na ganyan, ha? Gulat ako. Talagang nanginig ang katawan ko doon sa national books, so nakakita ko ng religious books. Nanginig ang katawan ko. Tapos, inano ko yung sarili ko. Another na experience ko, si Armstrong. Siya, Christian Science, si Armstrong. So siya ay Christian Science, pinagpipilitan niya isama ang science sa Christian. No, pinasusunod niya ang doctrine sa science. Dapat ang science ang susunod. No, doon sa doctrine. Kasi parang ganito lang yan. Alin una? Botanist or halaman? Botanist study of, tama ba yan? Botanist. Alin una? Botanist o halaman? Siyempre, kaya ka naging botanist, may halaman. Alin una? Manicurista o kuko? Parang ganun lang yon. Bago ka naging manicurista, may kuko na. Ganun lang kasimple yon. So, hindi mo pwedeng pasunodin itong Diyos sa science mo. Ang tao, nagdi-discovery lang na ginawa na ng Diyos. Kaya sabi ko, how come? Normal po yun, no? Kaya pag meron kayo mga bagong ano, miyembro, bantayan ninyo yung binabasa nila, pinanonood nila, pinakinggan nila. Pag hindi nyo nabantayan, kita nyo unti-unting nagkakaroon sila ng sarili nilang pundasyon na mali. Kaya nga meron 12 doctrines, major doctrines from the Bible. No, kaya meron siyang ganun. Now, pagdating naman sa qualification ng rapture, no, we need to listen to the voice. Put off your old life and put on your new life. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya hindi pwedeng lakaran mo ang luma na ngayon ay ikaw ay bago. Hindi pwede yun. Kaya yung awit, mayroon mang tuwid ang isip na naglinis, ngunit ang isuot ay dati niyang damit. Hindi po pwede yun. So you need to obey kasi hindi, yung Israel hindi nakapasok sa promised land eh. Eh tayo mayroong rapture. Baka may maiwan eh. No, yun yung iaboy natin. Verse 16, ito nangyari sa kanya. Because hindi siya naging serious sa pananampalataya itong si Samson, ito nangyari sa kanya. Nahuli siya, no, pagkatapos, pinutupit, sabi niya, ito ang aking ano, ang ulo ko, no, sabi niya, walang nagdaan na resolve. Let's read, verse 17, chapter 16. At sinaisin niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso. Dilail ang kausap niya, at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na nagdaan sa aking ulo, sapagkat ako'y naging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. So, nakipaglaro siya. Nakipag-compromise siya. Hindi na siya naging aware sa voice of the Spirit. Yes. No, pumailang lang siya eh. Nag-sunshine siya. Pero yung sunset, nakalimutan niya na sometimes sa buhay natin, maraming Kristiyano
mula sa pag-aapoy, biglang bumabalik sa flesh. Galatians yan, chapter 3. You foolish Galatian, nag-umpisa kayo sa Espiritu, magwawakas kayo sa laman. Yun yung sinasabi sa Bible. So dapat, inumpisahan natin sa pananampalataya, tapusin natin sa pananampalataya. Well, so, ito yung dapat maintindihan ng mga Kristiyano. Tandaan natin, itong nangyayari sa atin, bahagi ito, walang bagay na hindi na nangyari, na hindi pinaintulot ng Diyos. No? Tignan natin. Then next, sabi ng Bible, eh kung pinabayaan ko ang aking sarili bilang isang Kristiyano, ito ang mangyayari sa kanya. The return of the unclean spirit. Next, Matthew 12:43. When the unclean spirit is gone, naborn again kasi, out of a man, he walketh through dry places seeking rest and findeth none. Diba? Ito yung sinasabi natin na pag namatay yung katawan, physically namatay, yung spirit, bad spirit na nananahan sa kanya, aalis yun. Kasi hindi naman namamatay yun eh. Maghanap siya ng kanyang mapupuntahan. Kaya dyan makikita ninyo, ikaw nung nabubuhay ang tatay mo, ang lolo mo, kapareha sa pareha sa ugali mo. Kuripot din. Kaya, manginginom din. No? Pareha sa parehas kayo. Hindi niya alam yung spirito ng lolo o ng tatay pumunta na sa bata. Ngayon, sa born again Christian naman ganito. Kaya nga pag namamatay isang tao, yung spirit nila nagpapakita yun. Gumagawa ng anyo eh. Kasi hindi nga namamatay yung bad spirit eh. Diba? Yung spirit ng selos, pot, galit, yan, tampo. Yan ay hindi namamatay. Magta-transfer lang yan sa anak. No, kaya dapat naboborn again lahat. Naborn again ka. Halimbawa ako, naborn again ako. Dati ko manginginom. That's spirit of drunkenness. No, spirit of worldliness. Name it. Lahat ng spirit. Ngayon, ito ako buhay. Tinanggap ko yung kalaob ng Diyos, yung Espiritu Santo. Kayo din, ganyan. Yung Espiritu na umalis yun. Umalis. Pagbabalik sa akin, oh, nako, may Kristo sa loob. May Kristo kayo sa loob. Hindi siya makabalik ngayon. Ako, may Kristo sa loob. No, at malinis na, meron pa nakaposisyon, meron siyang master. Ngayon, pag nag-backslide ang isang Kristiyano, ito ay maring natuon sa mga bagay sa mundo, sa sarili, o sa mga bagay na kung saan-saan. Nalimutan mag-pray. No, katulad ni Samson, natuon na lamang sa kanyang pagmamalaki, sa kanyang gift. Kaya, ikinompromise niya, wala na siyang friend, hindi siya marunong makinig, no, masubasin na siya sa gift rather than the giver of the gift. Ito ang mangyayari. Verse 44, then he saith, the demonic creature, the spirit, I will return into my house from whence I came out, and when he is come, he findeth it empty. Ba, wala yung Panginoon. Walang Kristo sa loob. Diba, yung una niyan, may Kristo pa, pero yung langis, unti-unting nawawala eh. It empty, swept, and garnished, then he goeth he, and taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself. And they enter and dwell there, and last state of the man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. So mangyayari, magsasama pa raw ng another spirit, at papasok siya dun sa tao na yon, na malinis, walang Kristo. Yan yung nakakatakot na mangyayari. Katulad yung kinukwento ko sa inyong preacher, tingin ko hindi siya talaga naborn again. Naging paso siya, yung tawag doon ay self-ordained. Na may mga ganun mga self-ordained na nababayaran na lang. At sasabihin niya, ano na ako, ganito na ako. Ang tawag doon self-ordained. Iba yung may nag-ordain. No? Iba yung may nag-ordain kasi self-ordained. Now, listen to the voice of the Spirit. We need to learn how to listen. Minsan mag-quiet time kayo, Holy Spirit. Kausapin nyo, good morning, Holy Spirit. Bakit po may COVID? Eh, mga ano, he's a person. Number one, as a person, John 14:26, next, dadapat ang mga aliw sa mga katitbagay ng Espiritu Santo, susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay na at magpapaalala sa lahat ng aking sa inyo, aking sinabi. He put to remember, papaalala niya. Siguro na naranasan dito ng mga cell leaders. Ito, may pamilya ng perfecto na
sishare na ng gospel sa family nila, no? Mahirap kumuha, gumawa ng message. Yung gagawa ka lang, hindi po pwede. Kukunin mo talaga yung sinasabi ng spirit, eh. Mahirap yung gumawa. Eh, naranasan nyo, paggagawa kayo ng message. Mga cell leaders, subukan yung gumawa ng message. Minsan, 3 weeks. Magbabasa ka, magkukwiet time ka, tatanungin mo si Lord, Lord, ano mo? And sometimes, on the spot, may ibibigay. Lord, may kulang eh. Bakit, Lord? Then, on the spot, habang nag-awitan, may ibinibigay naman ng Panginoon. Then you need to read, no, from different translation. Kaya kami mga pastor, meron kami mga parallel translation. King James, NIV, Amplified, New American Version. Isang verse lang yan, pero iba-iba yon. Pag hindi mo maintindihan dito, galingin mo rito, dalhin mo rito, dalhin mo rito. And then another, mag-word study ka pa para maintindihan mo kasi nakakatakot din i-share lang hindi tama. Tapos, papasok ko pa sa mga commentary. No? Titingin ka pa sa... Pagka medyo kailangan mo talaga malalim, pupunta ka ng Greek word or Hebrew word. May mga ano naman yan, may mga tools na ginagamit. So, listen to the voice of the Spirit. Lord, bakit? Pag may nagtanong sa inyo, tanungin mo ulit, talungin mo rin ulit. Holy Spirit, ano may ibig sabihin niya? Lord, sino siya? Bakit mo siya pinadala sa akin? Pamalo mo ba siya sa akin o blessing mo sa akin? Huwag agad dadakma. Listen to the voice. We need to understand the voice. Tatlong voice. The evil voice, your own voice, and the voice of God. Yan ay nung kami na-discuss ang pamilya, John, Upjoy, tsaka ako, sila pala anak ko. Sabi nung tinig sa akin, huwag kang tumuloy. Nag-minor ako eh. Sa boundary. Gusto ko ipasyal sila sa Sun Strip. Baka drive-by kami. Huwag kang tumuloy. Minor ako. Sabi ko, boses ko ba yon? Boses ba ng kaaway? Boses ba ng Espiritu Santo? Ano yun? Matagal na yun. Maliliit pa yung mga anak ko. Maliit pa si Rejoice. Mga 1.5 years si Rejoice nun. Huwag kang tumuloy. Then, unti-unti, pinabilis ko ng unti-unti yung tri-bike. Ituloy ako. So, disobedient. There is a blessing to those who obey and there is a curse to those who disobey. Kita ng Lord ang unahan mo eh. Hindi mo kita yun eh. So, tumuloy ako. Nadisgasya kami. Habang kami bumabaliktad na gano'n, sinisisi ko sarili ko. Pero habang sinisisi ko sarili ko, ang hinabol ko si Rejoice kasi bata pa si Rejoice, maliit. Yung tri-bike namin, humagis na gano'n, sinalo ko siya doon sa ere. Yung dalawa, yung lalaki, ay, hindi ko na magawa kasi si Rejoice yung pinakaano eh. Sinalo ko siya. Pero sisinsisay ko noon. Doon, unti-unti ko nang sabi ko, Lord, sige po, susunod. So, voice of your own voice, the voice of evil, or the voice of the Spirit. Let us distinguish. Which voice is this? Tanda natin, ang Biblia, boses din yan ng Diyos. When you are reading the Bible, you are allowing God talking to you, but when you pray, you are talking to God. Hindi, pwede kang magtanong sa Panginoon. No, pwede kang magtanong. Sumasagot siya. Jesus said, when He come, He will teach you. Because He is a person. Next, He is our intercessor, tagapamagitan, when we pray. Next, Romans 8:26. Gayun din naman, ang Espiritu, capital E, ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng narap. Ngunit, ang Espiritu rin ang namamagitan. He intercede for us dahil sa ating mga hibik ay hindi maisaysay na pananalita. Sa panalangin naman, mayroong tinatawag na yung groaning. Everybody say groaning. Pag sinabing groaning, no, nanggagaling dito yun, sa ibaba. Yung panalangin hindi, sa Tagalog eh, ano yung ginamit niya rito? Tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na narapat, ngunit ang Espiritu ang namamagitan dahil sa atin na hindi maisaysay ng pananalita. Ayan sinasabi ng Bible, hindi maisaysay. Yung parang ungol na lang, ay umuungol,
Maganong ka na lang. Hindi mo sinasadya yun. Hindi mo ginagawa yun. Si Jesus, ginawa niya yan, nangyari sa niya yan, dun sa ano, sa Gethsemane. Nag-groan siya ron. Noong mga panahon, ewan ko, wala na si Sister Delia, mga 1988-89, nagpunta kami ng anong lugar ito? Sa may part ng Bicol, Sursogon. Merong grupo ron, yung mga pastors, ang tawag namin doon eh, kalipunan namang gagawa ni Cristo sa Pilipinas. Meron doon isang pastor ang pangalan ay Bersamin. Dinalo namin doon. Sila doon, pag nag-go-grown sila, no? Sa beach sila, tabi yung beach sila. Ang nakasama mo noon na mga pastor dito sa ano, kagrupo ng aming mga pastor, nakita ko yung pag-go-grown nila, tsaka maramdaman mo yung spirit, nasa bus kami ganyan. Daman-daman ko yung presence ng Panginoon, sabi ko, iba ito ah. Talaga may kasama kami ano, yung may bahid ng spirit doon sa aming nagkukwento kami ganyan, sabi ko, may bahid kami rito. Hanggang sumakay kami ng bus, hanggang sa taon, makarating kami doon, daman ko yung presence ng Panginoon, yung lakas. Meron pa nga ang isang kapatiran noon, nagkukwentuhan kami. Sa likod, nagtatrabaho pa ako noon, meron ako secular work. Kukwentuhan kami. Alam mo ba si Jesus, mahal na mahal tayo. Maya-maya, sa ikaw, brad, may kasama tayo. Oo, andito yung presence ng Lord. Sabi niya, ang kapal ng presence ng Panginoon. Yan ang promise niya, two or three gathered together in His name. He is in the midst of them. Yan ang sabi niya. So, siya yung laging namamagitan pag nagpe-pray. Kasi buko mo mag-pray na ikaw lang. Selfish ang prayer mo. So, ano ibig sabihin nun? Ask the Holy Spirit guidance. Lord, I dedicate myself. Gusto kong manalangin. Another na experience ko, no, no, nung yung sinabi ko, gumawa ako ng ano, ng prayer cell. Ano lang, maliit lang. Parang ganito lang, square na ito. Sa dalawa, tatlo, apat na tiles. Ako yung nakatira pa sa apartel, tinarbaho ko yan. Yan. Lagyan ko ng wall. Dito sa apartment, nung nakatira kami, alas 7 ng umaga, hanggang alas 11 ng gabi, ginagawa ko yun. Gusto ko nang umayaw, talagang kumikilis yung katawan ko eh. Sabi ko, ba't ganito? Pagod na ako, pero bakit? Natapos ko alas 11 ng gabi. Mula umaga yon. Mula umaga. Tapos, bigla ako nag-groan. Yung groaning na tinatawag. At doon naganap din, yung niloko ako ng isang kontratista tungkol sa sasakyan, yung assemble ng sasakyan. Naikwento ko na rin sa inyo yun. At, humaba yung prayer ko eh. No, humaba yung prayer ko doon. At nagamit yun. So, gusto kong i-remind sa inyo, merong Espiritu Santo na nag-intercede for us. Hindi lang ikaw nag-iisa. Ano pa ang ginagawa ng Espiritu Santo? Listen to the voice of the Spirit. Now, this is the voice of conviction. 16:8, John. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteous and of judgment and of sin because they believe not on Me. Sabi ng Bible, pagdating niya, susumbatan niya ang sanlibutan sa kasalanan, sa katuwiran at sa paghahatol. He reproved. That's the voice of the Spirit. Kaya kahit unbeliever, sinusumbatan niya yan. No, tayo, nagkaroon tayo ng conviction. Dati, konsensya lang eh. Pero more than konsensya ang conviction. Kasi meron tayong Word of God. Spirit yun. Yung Word of God na yan, Spirit. So, meron tayo yan. So, ang trabaho niya to convict us. Next, kapuspusan. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroon ng kaguluhan, kundi kayo ay mga puspos ng Espiritu. Ito, gusto dapat ng Kristiyano. Yung mga mararapture, gusto ito. Amen? Sinasayin lang, niniwalang gusto mo to. Gustoin mo ito kasi kailangan natin ito, no? Or else, may hirapan po tayo. So, masarap gustuin ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Nagiging on fire tayo. Look for one. At si Jesus, puspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan, hinatid ng Espiritu sa ilang, verse 14, chapter 4, at si Jesus bumalik, and He returned in the power of the Spirit into Galilee. Kita nyo?
He was filled and led and empowered after trial, ha? After trial. Kaya pag may trial, expect, no, pagka napagtagumpayan yung trial, expect the power of the Holy Spirit. Ulitin natin, Lord filled me. Okay, pinilid ka. And then the Spirit lead you to some trial. After you win the trial, no, ma-overcome yung trial, then the Lord will empower you. That's ano, mga i-reward ka niya. So another level. So one of the voice of the Spirit again is He empower us. Okay? Kailangan puspos. Next, Acts 1:8. Dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa kauli-uliang hangganan ng lupa. That's the power of God. Ulitin natin yung intro natin kanina. Baka tayo tatnan na matigas ang ulo at hindi tayo makapasok doon sa rest na sinasabi sa Bible. Ha? I give you again, miss, ito para sa akin, Lord. Gusto kong ingatan ito, salita nito. Next, brother. Matthew 25, verse 4. Dadapat, ang matatalino ay nagdala ng langis. Sa kanilang sisidlan, no? At kasama ng kanilang mga ilawan. Hmm. Buhay at kapuspusan. Ilawan at Espiritu Santo. So, kailangan natin, hindi pwedeng, hindi natin kailangan ito. No, dapat, lahat tayo hunger and thirsty, willing to learn. Patuloy natin, ano yan. Pagka wala pa yan, i-desire natin, Lord, gusto ko ito. Ayaw namin masayang ang pangangaral ng mga cell leader, church leader, at naming mag-asawa sa inyong mga hinahawakan miyembro. Sa inyong buong pamilya. And no one knows, no? Hindi natin alam kung kailan, but we need to prepare ourselves for the second coming of Christ. Kung malapit noon sa mga alagad, mas malapit sa ating panahon. Nung sinasabi nila, nung sila sa panahon ng mga alagad, malapit lang dumating si Lord, after 2,000 years ago, more or less, higit na mas malapit sa atin. So, this morning, again, you need to learn how to listen to the voice of the Spirit. Ah, pagka ikaw ay wala lang apoy sa pagbabasa ng Bible, op, medyo, ano mo yun? Wala ka lang apoy sa pananalangin, op. Wala kang apoy sa pagsamba, pagpunta, no, op. Wala kang apoy mag-share. No, please, yung announcement ko nung nakaraan, share the gospel to your family. Ah, family tayo, gawin din natin, ano? Yung Acts 16:31, believe on the Lord, you will be saved in your house. No, bawat pamilya, mag-ano na kayo, mag-share kayo ng gospel sa inyong mga pamilya. Kailangan natin ito. Acts 16:31. Mga nanay, mga tatay, huwag niyong hayaan manghina ang iyong mga anak. Mga anak, kung ikaw ay Kristiyano, huwag mong hayaan manghina ang iyong tatay at nanay sa pananampalataya. Kung ikaw lang ang Kristiyano sa inyo, na nag-iisang anak, huwag mong hayaan ang mga kapatid mo, nanay, tatay mo, ay hindi makarinig ng ebanghelyo. Kailangan natin, yan, yung sila iyan, isang hilerang inyong apartment doon. Meron na ba kayong ano, ikaw magpastor ka doon sa inyong diretsyong tahanan, dikit-dikit kayo ron. Ha? Pagka meron may birthday, no, share niyo sila ng gospel, huwag tayo mahiya. Kasi yun ang bahagi ng ating buhay. Kayo'y magiging saksi ko sa apartment. Magalan. Kayo'y magiging saksi ko kung nagtitinda ka sa palengke, sa palengke. Kaya kayo tricycle driver sa mga tricycle boy. Labandera ka, naglalaba, kayo'y magiging saksi ko sa batis. Andiyan ang labahan niyo. No? Sa poso. So, we need to witness for Christ. Why? Because there is a voice. Sabi ng Espiritu Santo, mag-witness ka. Hindi pwedeng hindi tayo mag-witness. Everybody say amen. Amen. So, lahat po tayo, ha? Sama-sama, tulong-tulong. Tandaan nyo, iba yung live. Alive. No? Iba yung live, kasi alive. Ang sarap manambahan sa Panginoon. Dito, patutunayan natin sa Panginoon na kailangan nating gawin yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo pong lahat tayo mukot, manalangin, Lord, salamat po. Thank you, Lord, because we want, even little by little,
We recognize your spirit, the voice, your own voice, and we need to follow that voice. Alam po namin maganda ang aming pong resulta. Ayaw po namin mapalo. Gusto po namin na malugod ka sa lahat ng aming gagawin dahil ito po ay pinagagawa mo sa amin. Thank you, Lord, for all promises that you've given us. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Walang panama ang COVID dahil nananampalataya kami. Hindi lamang kami naniniwala, kundi nagtitiwala din kami sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Ang iyong church all over the Philippines, all over Asia, all over the world, you will protect them by your mercy and your grace. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen.